Eh, sino ba na mag-decide? Kapag anak nyo, asawa nyo na wala dito, dapat kayo. Kayo na nakakita na negosyo, kayo mag-decide. Yes. Tama? Yes. Kasi kung ano kayo ngayon, base sa decision nyo na nakaraan. Kung ano kayo sa susunod na panahon, base sa decision nyo ngayon. So, pag-aralan natin, tingnan natin, ano ba maganda? O, number one, idea ng negosyo, maganda ba? Yes. Yes or no? Yes. Maganda ba yung magkakanegosyo ka na down payment na? Yes. Franchise, down payment na? O, kung sa tingin niyo maganda, di yes. Kung hindi, edi no. Tama? Pangalawa, kaya niyo ba? Is it feasible? Ibig sabihin, may kakilala ko at least 2 tao sa buong mundo. Meron? Yes. Sa tingin niyo meron? Yes. Kung wala, o di no. Pangatlo, capital. Malaki ba yung capital? Sino gusto umaman? Sino may 11,588? Sabi ko na namin. Yung marami ganyan talaga, no? Mga kanto po eh, tanong mo. Marami ka bang pangarap? Marami! Anong ginagawa mo? Lala, kulog na ng kulog. Sumo na ano sa loto, di ko tumataya. Kami po, tinaya namin 11,588. Magamat mahirap. Sabi ko nga, nung una, nagdinindin ang palingin ko eh. Kasi 11,588 yun, 12 million eh. Tama ba yun? Pero nung nakita ko yung kapalit, medyo lumakasalog ko. Lalo nakita ko yung posibleng mangyari sa akin. Yes. Alam nyo, dahil sa 11,588, mangyari mo yung kaya. Ginawa ko lang parang kasi, I said yes to it. Diba? Yung iba nga, laki ng kapital eh. Ito, lit-lit lang. Diba? Kaya, yan po, tingnan nyo yung kapital. Timbangin nyo. Kung sa tingin nyo malaki talaga, o titimbangin mo. Kuya, 11,588. Kapalit, 40 mil. Oh. Ano mas mabigat dyan? Eh, pag ginawa mo pa, magkakabahay ka, magkakakotse ka. Di ba? Magkakaroon ka ng maraming ipon. O, timbangin mo ngayon. Kung sa tingin mo, mabigat pa rin to, eh, kalimutan mo na to, mas mahal ka. Ipagod mo na sa limot. Di ba? Kasi, come to think of it, ilang 11,588 na duma sa kamay nyo? Marami na rin ba? Yes. Hindi nangyari ba? Wala. Uy, ilang nilabas namin. Eh, kung nangyari, lahat siya nakuha namin lahat. Para sa poso, lagyan lang namin sa tabong tubig, sa new dynamic sistema, ang daming lumabas. Ganun ang loyal business plan. Diba? Kung susundin yung sistema, naupo, nakinig, naniwala, ginawa. Yung iba naman kasi nakinig lang. So, walang ginawa. So, you have to consider the capital. And lastly, profit. Kung sa tingin yung kikita kayo, then do it. Diba? Say yes. So go right fast. That's my challenge to you. If you think maganda talaga yung negosyo, say yes to the business and do it immediately. Because you have to consider another two things. Timing and positioning. Importante yung bagay mo yan sa negosyo. Oo nga, nagustuhan mo. Kaso hindi mo agad ginawa ng paraan. Naku, lelat ka tuloy. Nagising ka sa umaga at ang kaibigan mo, member na ikaw dalang hindi. Nahuli ka sa timing. Nagustuhan mo yung negosyo, kaso hindi ka agad bumosisyon. Di ba? O, saan ka ngayon? Ayan ka, o yan, nag-invite ka. Nag-invite ka, dapat nandito ka agad. Pero hindi, nagpahuli ka pa. Ang dami na tuloy na lang napunta. Ang dami na nauna sa'yo. Nandito ngayon sa dulo. Sa ilalim na isang daan. Yan, nandiyan ka. Kulang ka na naman sa positioning. Anong gusto nyo ngayon? Ibabaw o ilalim? Kasi kung inunahan mo, kagaling nandito ka, yung 100 grupo nun, dapat grupo mo. Tama ba yun? Yung benta ng 100, dapat sa'yo. Pero daw lahuli ka, sa ilalim mo na 100. Tama? O, oh, Ma'am Linda, ibabaw o ilalim? Benta yun? Di ba? Ibabaw o ilalim? O. Oh. Pati bakit ginyo? So yan po yan. You have to consider all these things. Okay? Let me end with the story. Okay na po ba? Okay, I'm done with the presentation. Pero this could challenge you as well eh. Few years back, more than 25 years ago, my father was invited to invest in a business. Okay? Ang pangalan ng business, Jollibee. Okay? He was offered a franchise for 1 million at Baguio. He was earning that much during that time kasi he's connected with PIR. Okay? So may pera. May pera mo siya. Pero he turned down the offer. Kasi naniwala siya sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan. So, tapos mahina ang loob niya. Hindi niya nilaksan ang loob niya.
Tinurn down yung offer. 5 years after, nagkasakit yung father ko. Naubos yung pera namin, naubos yung pera niyang inipo sa ospital. Nung nagkasakit na siya, tsaka niya lang sa amin sinabi yung ganong opportunity. Lahat po kami naglumo,